Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago joam dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong scammer na nga ang lakas pa ng loob bantaan or parang siya pa daw ang magre-report doon po sa nabiktima. And I don't know guys na kung ano po yung masasabi nyo sa scammer na to, kasi parang palakas ng palakas po yung loob ng mga scammer ngayon. And tapusin nyo po ang video na to guys, no? Para at least makapag-ingat tayo, tapos alam po natin kung ano po yung mga galawan po nila. And as you can see po dito sa ating screen, sabi po dyan, if you don't deposit to unlock your account, we will prepare your all document to give NBI to investigate. So yan guys, yung scammer po ang nag-chat nito doon sa biktima, which is, ayun nga, nag-chat sa atin, nagtatanong kung ano pa yung mga gagawin. So ang sabi ng scammer is sila pa yung magre-report, yung scammer pa ang magre-report sa biktima sa NBI pa para pa-investigahan. Kasi ang gusto ng scammer na to, parang mag-send ng pera uli itong si victim. Sabi dyan, because you put a wrong account number, you have purpose to get our money away and you don't repay monthly for us. Only you that can unlock your loan application, ma'am, because the system need the customer's account to verify with the system, madam. So yun ang sinasabi, parang kailangan nyo pong magbayad, which is parang yun ang gustong mangyari nitong scammer na to. Magbayad ka, magpadala ka ng pera, kasi pag di ka nagpadala ng pera, ire-report ka namin. And tinanong ko, ano ba nangyari? Kaya bakit parang ang lakas ng loob ng scammer na kayo pa ang i-report? Ano yung ginawa? Nag-invest ba kayo? Paano kayo na-scam? So sabi rito ay nag-loan po sila. Okay, so ito guys, para sa mga mahilig mag-loan dyan, naghahanap ng mga pwedeng mautangan ng pera sa social media, baka tinanong ko no, sa tawag dito, Telegram daw niya ito nakita, pero mostly nasa Facebook na rin sila. So nag-loan daw sila ng pera. Okay, ito po yung scenario. Tapos para makapag-loan ng pera, which is malaki ata ang ilo-loan nilang pera, nakalagay dito ay, ayan, ang offer sa kanya is 90,000. So 90,000 pesos po ang ilo-loan nilang pera. But para makapag-loan sila ng pera, para i-process yung pera, ang nangyari, parang pinag-send po sila ng pera muna. Okay, imagine that guys. So, saan ka nakahanap ng maglo-loan ka ng pera, pero ikaw muna magbibigay ng pera. Okay? Ang purpose mo nga, para mag-loan or mangutang ng pera, kasi wala kang pera. Tapos ngayon, maglo-loan ka, tapos sasabihin itong scammer, magpadala ka muna ng pera para makapag-loan ka, which is questionable guys. So, questionable na talaga. Ang sinasabi, ng scammer para ma-check daw no kung kaya magbayad. And ayun lang no, na biktima sila nito kasi nagbayad nga sila ng 8,580 pesos. So nangyari, nag-send sila, nagpadala sila ng pera, 8,580 pesos through Maya, kasi Maya account po yung parang pinagpapasendan. And then nag-send sila, tapos biglang sasabihin ng scammer na may mali daw. Okay, may mali sa sinend kaya nila na, or dun sa parang tinilap nilang application. So para ma-unlock daw yung pera, kailangan nila magpadala ng pera. So para ma-release yung niloan mo, kailangan mo magpadala ng pera. Okay, pero yun nga, dahil hindi na, ayaw na nila magpadala ng pera, syempre alam naman nila, talaga magdududa ka na, maglo-loan nga, tapos ikaw pa kailangan mag-send ng pera. So nag-send na nga sila ng 8,500, hiningan pa sila ng 30,000, another 30,000 pesos. So tapos, nung hindi na sila nagbibigay, eto nga ang sinasabi. Parang sila pa, ito pa, itong si scammer pa yung magre-report daw sa NBI. Okay, so natakot po itong victim natin na baka i-post daw, baka i-report nga daw sila. Kaya ang sabi ko, walang dapat ikatakutan kasi scammer yan eh. Okay, nananakot lang yan. Hindi yan magpo-post, hindi yan magsusumbong, kasi yung susumbong nila eh, scammer nga sila. Okay? Ang ginagawa nila is parang, ay nga, tinatakot ka para sumunod ka. Okay? Pag sumunod ka, nagpadala ka ng pera, tapos.
no, bye bye pera. And ayun nga, nawalan na nga sila ng 8,000. Tapos ayun nga, magpapadala ka pa ng pera. So why you not settle? You will until 98,580 lakh under your name, right? So parang iniinganyo ka pa, may 90,000 ka pa, 'di ba, na makukuha. So bakit di ka magpadala? So para ma-unlock no yung pera. Ay grabe guys, so grabe to kasi medyo nakakainis to itong scenario na to kasi yung scammer pa, yung malakas ang loob. Ayan, please settle or not easy, we prepare document for you. Ang grabe na, nakakainis, nakakaloko itong style ng scammer na to kasi sila pa may ganang manakot, sila pa may ganang mag-report, sila pa may ganang manipulahin, no? Grabe, ang galing mag-manipulate ng mga scammer na to. But sana guys, no? Sana ay makapag-iwas tayo, guys. Iwasan nyo yung mga loan, especially sa Facebook, Telegram. Tapos kung maglo-loan kayo, sana sa mga legit na lang, no? Malalaman mo naman kung legit kasi hindi mo na kailangan magpadala ng pera. Pag sinabihan magpadala ka ng pera bago ka makapag-loan, alam mo na. Kasi nga, mauhutang nga kasi wala kang pera, tapos ngayon, mauhutang ka, tapos magsisend ka pa ng pera. So, may mali na. Okay, alam na. May hindi na tama. Kaya guys, no, tawag dito, be smart, no, be careful lagi, especially pagdating sa pera. Kasi, ang dami talaga. Ang daming magagaling manloko ngayon. Mas dumadami po sila. Kaya ingat-ingat po tayo. Alright, so ito lang gusto nga share. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.